ikapito sa pinakamalaking isla sa buong bansa, ang probinsya po ng Leyte. Dito matatagpuan ang Ormoc City, the city of beautiful people. Ano kaya ang mga ipinagmamalaking destinasyon doon? Ito ang ihatid sa atin ni EBC Leyte Bureau sa Pind Experience of Beautiful Creations. Sa gitna kung saan merong maraming pinya kasi dito sa malapit is walang pinya kasi na-harvest na daw kahapon. Kaya pupuntahan natin ngayon gamit ang sasakyan dahil sa sobrang lawak, kailangan sumakay ng sasakyan. Kaya samahan niyo rin ako. Matatagpuan din sa Ormoc City ang pinakamatamis na pinya na kung saan ang mga bisita o mga turista na dumadayo dito sa Ormoc ay hindi nila pinalalampas na hindi matikman ang matamis na pinya at kung minsan ay ito na din ang kanilang pampasalubong. Ang pineapple plantation na ito na nakikita nyo sa inyong telebisyon ay matatagpuan sa Barangay Hibunaon, Ormoc City na may 210 hectares at ang na-harvest dito araw-araw ay mahigit 2,000 pieces. 30 minutes ang biyahe nito mula city proper at 19 kilometers ang layo. Ito na po yung pinya na sinasabi ko na matamis dito sa Ormoc City. So tatanungin natin kung hilaw ba siya or hinog. Kuya, yung pinya po, ito po is hinog na po or hilaw? Hinog na. Hinog na daw po siya. Yung pagtatanim niyo po dito, ilang months po bago siya lumaki? Pero hindi lang po siya lumaki. Ganito lang po talaga siya, pero depende, pwede na siya kainin. Depende sa pag-abuno. Meron kasi na kunti-kunti lang, nagkitipid ng abuno. Ganon. So tinitipid, pero matamis po siya, diba? Matamis yan. Ito yung, alam nyo ba na ito yung dinadayo dito sa Ormoc. Isa ang pinya na dinadayo dito sa Ormoc City sa mga turista. Kaya, tikman natin ngayon. Pababalat natin sa kanya. Ito. Parang wala na po siya, guys. Kinuha ko na lang yung mata. Ibig sa ito. Banyos ito yung tawag na panitan ng run, yung Boy Scout. Tikman natin! Masarap po talaga siya, guys. At matamis yung pinya sa Ormoc. Kaya kung sino man ang gustong pumunta dito sa Ormoc City, dumayo po kayo dito sa Barangay Nueva Vista kung saan makikita nyo ang pinakamalawak na pineapple plantation. Bago tayo pumasok sa Lake Danau, daanan muna natin ang mga gulay dito na mas lesser pa siya sa presyo sa merkado kumpara po dito sa Lake Danau. Kaya itanong natin kung magkano po yung presyo ng mga gulay dito sa Lake Danau. Hello po ate! Magkano po yung katulad na pali? 50 ang kilo. Ito. 50 kilo. At saka yung kamatis po? 20 ang balon. 20. Yung isang ganito is 20 pesos. So, fresh po ang gulay dito. Kasi hindi na po nila tina-travel dun sa baba. Tapos ang sayote po ate? 20. Tingnan mo. 3 for 20 pesos. Saka ang oak po, 30 ang kilo. 30 pesos per kilo. At saka ang kalabasa, 25 pesos per kilo. So kung gusto nyo na makamura kayo, dito kayo bumili sa Lake Danau ng mga gulay. Hindi lang siya
ano, hindi lang siya mura, fresh pa siya na kinukuha dito talaga sa Lake Danan. Ba ng isa sa pinakasikat sa Eastern Visayas na tourist attraction ay ang Lake Danau na may sukat na 148 hectares. Bukod sa napakaganda at very relaxing ang lugar, ang tubig nito ay mahahaling tulad natin sa isang kristal, nestling in an elevation ranging from 480 to 900 meters above sea level. Kaya naman dinadarayo ito ng mga turista. 18 kilometro ang layo nito sa siyudad ng Ormoc at 30 minutes ang biyahe. Pagdating mo naman sa lugar, ay pwede niyong gawin boating, swimming, camping, trekking, biking, picnic at sightseeing dahil meron naman itong view deck. At kung gugutomin naman kayo, walang problema dahil meron namang nagtitinda ng mga pagkain na ang sikat na pagkain ay ang tab. Isa itong shell na galing sa lake at masarap itong lutuin at sa presyong abot kaya, meron ka ng masarap na pagkain. Hindi rin pahuhuli sa mga souvenir item. Meron mapagpipilian na pwedeng ipampasalubong sa inyong mga mahal sa buhay. At kung healthy lifestyle naman ang pag-uusapan, gulay naman ang katapat niyan na available din sa Lake Danau na mura din lamang nilang binibenta kung ikukumpara ang presyo nito sa merkado. At kapag galing naman sa Lake Danau, mula sa highway, ay matatanaw mo naman ang pinakamalaking geothermal power plant sa buong mundo na matatagpuan sa Barangay Tungunan, Ormoc City. Ang Energy Development Corporation o EDC ang nagdi-distribute ng kuryente sa Leyte Island, parte ng Luzon at Mindanao via subsea cables. Guys, nandito tayo sa Heaven's Peak, Barangay Kabintan, Ormoc City. Isa rin ito sa mga ipinagmamalaki ng Ormoc City na tourist destination. Maraming mga turista. So, napag-alaman natin kanina na every week is meron na pumupunta dito mga turista na 600. So, isa na siya talaga sa tourist destination dito sa Ormoc City. Kung gusto niyo na mawala yung stress niyo sa work at saka sa school, pwedeng pumunta dito sa Heaven's Peak, Barangay Kabintan, Ormoc City. Sa mahilig naman ng mga bulaklak at gustong mag-relax na malayo sa sibilisasyon, meron naman ma-offer ang Ormoc City. Ang Heaven's Peak kung saan matatagpuan ito sa Barangay Kabintan, Ormoc City. Sa entrance fee na affordable, ma-enjoy mo na ang buong lugar na iba't ibang uri at klase ng mga bulaklak at sa simoy ng hangin na galing sa mga punong kahoy, ramdam mo ang lamig sa buong lugar na akala mo ay nasa Baguio ka. Sabi nga nila na ang lugar doon ay Little Baguio dahil sa sobrang lamig. Sana ay nagustuhan nyo ang mga lugar na aking ipinakita dito sa Ormoc City at maisama nyo ang siyudad sa Ormoc sa inyong bucket list na papasyalan. Bye!